Sa loob ng maiksing panahon, ay dalawang beses ikinasal sa magkaibang lalaki ang comedian na si Gladys Guevara sa Amerika. Ating kilalanin ang dalawang lalaking humarap sa dambana kay Gladys. The Philippines Showbiz List presents ang dalawang lalaking pinakasalan ni Gladys Guevara. Mike Navarrete, April 2021, unang ipinakilala ni Gladys sa publiko ang kanyang boyfriend na tinawag niyang Guardian. Matagal din daw inisip ni Gladys kung isa sa publiko niya ang kanyang relasyon. Pero talaga raw masaya siya kaya napagdesisyonan na niyang mag-post tungkol kay Mike. Ayon pa kay Gladys, sila ni Mike ang bumuo sa isa't isa noong panahong pakiramdam niya ay worthless siya. Ayon sa kanyang unang post tungkol kay Mike, "I think I'm now ready. I now have my guardian. Indeed, a lovely day. I have come to realize that life must really continue and that you are loved. And no matter how you felt once upon a time that you are worthless, there will still be someone out there looking for you to complete them. Ang happy kasi, we both complete each other. Ang tagal kong pinigilan ang sarili ko, kinalaban ko ang loob ko, pero sabi nga, hayaan lang and let it flow." Patuloy pa ni Gladys, "I have too many to consider at first bago ako nag-decide ilabas siya. Siyempre, I have to respect his privacy also. Hindi naman siya public na tao, but I told him I want to share this to all kasi nga happy ako. Hehe. So now, we will continue muna to be happy ng tahimik lang." May 8, 2021 naman nang masayang ibinalita ni Gladys ang kanyang engagement sa Instagram. Nag-post siya ng picture kung saan nakalohod si Mike sa kanya habang sila ay nasa yate. Caption ni Gladys sa kanyang post, "Fairy tales do really happen. And then he asked me if I will marry him. Yes, I will marry you, mahal. I love you, Mike." Nag-congratulate naman ang ilan sa mga showbiz friends ni Gladys, gaya ni na Julie Ann San Jose, Carla Abiliana, Aiko Melendez, Raisa May Dizon, Sherilyn Reyes at Rufa May Quinto. Ilang araw matapos ang kanyang engagement, inanunsyo ni Gladys na kasal na siya kay Mike Navarrete. Sa kanyang Instagram noong May 12, 2021, ibinahagi ni Gladys ang ilang larawan ng kasal ni Mike. Ayon pa ni Gladys sa kanyang caption, "I am now officially Mrs. Michael Guardian, heart emoji, Gladys Guevara Guardian, heart ring emojis. My forever at Mikael Turbo underscore G12, I love you so much. Cheers to our love for all eternity and beyond. Hashtag bride, life in America with Mike." Naging maayos naman ang takbo ng buhay may asawa ni Gladys sa Amerika. Katunayan noong September 2021 ay nakahanap din ng mga racket si Gladys sa Amerika sa kabila ng patuloy na banta ng pandemya roon. Tuwang-tuwa si Gladys dahil makalipas nga ang mahabang panahon ay muli siyang nakatungtong sa stage para makapag-perform. Ibinalita ni Gladys ang good news matapos ang gig niya sa isang resto bar sa New York City. Doon na siya nakabase sa mga panahong kasama si Mike. Nag-post si Gladys sa Instagram ng ilang litrato na kuha habang nag-perform siya sa stage kung saan unang beses daw siyang napanood ng kanyang mister. Bahagi pa ng kanyang caption, "Grabe, I really miss performing. Napakasaya ng gabing to sa The Haven Restaurant sa Woodside, New York City. Thank you so much, guys." Pagpapatuloy pa ni Gladys na never pa raw siya napanood ng kanyang mister mag-perform ever since dahil hindi nga siya kilala nito. Ngunit noong mag-umpisa na silang mag-date, ang alam raw lang ni Mike ay artista siya at wala itong ideya kung ano ang ginagawa niya bilang artista. Ayon kay Gladys, pagkatapos niyang mag-perform ay isa lang raw ang nasabi ni Mike sa kanyang performance. "Grabe, iba ka pala talaga, mahal. Ang galing mo, sobra, kakaiba kang performer." Pero ayon kay Gladys, hindi pa raw yung best niya. Feeling niya ay nangalawang pangaraw siya dahil sa pahinga dulot ng pandemic. Gayunpaman ay napahanga pa rin niya si Mike at sobrang saya raw niya dahil nagawa niya ito sa kanyang asawa. Noong nakaraang taon lamang, August 2022, ay proud na ipinasilip ni Gladys ang katas na kanyang pagsisikap dahil sa nakapagpundar na siya ng sarili niyang bahay sa Amerika. Ayon kay Gladys, matagal na niya actually napundar ito at ngayon lamang niya na-share. Hindi pa raw siya nag-aasawa nang simulan niyang pagpundaran ito. At sa kanyang Instagram post noong August 30,
2022, nagpasalamat si Gladys sa lahat ng tumulong sa kanya para matupad ang pangarap niyang magkaroon ng sariling bahay sa Las Vegas, Nevada. Day 1, finally a home I can call my own. Ang hirap pero thank you Lord. Ito ang pahayag ni Gladys sa kanyang IG post, kalakip ang series of photos kung saan makikita ang facade, staircase at interior ng kanyang bahay. Inisa-isa rin ni Gladys ang mga taong nag-assist sa kanya para sa bagong achievement na ito. At mukhang bumibuelo pa lang si Gladys, dahil once na maayos na niya ang lahat, ay tila agad niyang isusunod ang sarili niyang sasakyan. Ayon pa kay Gladys, plano nilang mag-asawang paupahan na lang muna ito dahil may bahay naman na sila. Add. Ngunit hindi nagtagal ay naghiwalay sina Gladys at Mike. At nagulat na lang ang mga netizens kamakailan sa pagpapakasal ulit ni Gladys sa isang hindi taga-showbiz na lalaki sa Amerika. Nitong August 13, 2023, ibinahagi ni Gladys sa kanyang Instagram ang isang maikling reel na nagpapakita ng kanilang kasal kung saan sinabi ng pari na, "You may now kiss the bride." Caption pa niya sa post, "Once upon a time, there lived a very lonely princess. One day, her knight in shining armor arrived, and they lived happily ever after." Heart emoji. At nilakipan niya ito ng mga hashtags na "Ad is glad," "Glad it's Ad," "Gladys finally found the one," heart, rose emojis. Isang nagbigay bati sa comment section sa post ni Gladys ay si Ruby Rodriguez na dating kasamahan niya sa noontime show na Eat Bulaga. Ngunit marami sa mga netizens ang nagtatanong at naguguluhan kung sino ang lalaking pinakasalan ni Gladys na tinukoy lamang niyang Ad. Bago pa man ang anunsyo ni Gladys sa kanyang pagpapakasal ulit, ay nag-post naman siya noong August 9. Sa larawan ng post ay makikita rito na nakasuot ng isang bridal gown si Gladys habang nasa loob ng isang kotse. Sa kanyang caption ay nagpapasalamat si Gladys sa Panginoon dahil hindi hatred ang nasa loob ng kanyang puso. Nagpapasalamat rin siya dahil sa buhay na ipinagkaloob sa kanya kahit pa sa kanyang endless battles na ayon kay Gladys ay may katapusan rin pala ang lahat ng sakit ng kanyang naranasan. Binigyan na raw siya ng isang ad ng Panginoon upang makabangon muli na minahal siya ng buo at wala ng kahit anong katanungan pa. Inamin rin ni Gladys na umiyak siya ng sobra sa lahat ng kanyang sakit na dinanas ngunit hindi siya pinabayaan ng mga taong malalapit sa kanya. Kaya naman mas deserve raw niya ngayon ang sumaya at lumigaya kapiling ang kanyang mga mahal sa buhay. Netizens reactions. Dahil nga sa bigla ang pagbahagi ni Gladys sa kanyang bagong yugto sa kanyang buhay, napatanong tuloy ang mga netizens kung sino si Ad at ano ang nangyari sa kanyang dating asawa na si Mike. Mababasa sa comment section ng kanyang post ang ilang komento ng mga netizens na tila ba pinagtatawanan si Gladys dahil may bago na naman itong lalaki. Ang ibang mga netizens naman ay may kanya-kanyang opinion kung bakit naghiwalay si Gladys at kanyang dating asawa na si Mike. Ayon rito ay na-scam raw si Gladys ng pagmamahal kaya naman hiniwalayan niya ito. May isang netizen naman ang nagtatanong kung anong nangyari sa kanila ni Kolokoy. Ang Kolokoy na binanggit ng netizen ay ang vlogger na si Pambansang Kolokoy na nagpanggap na naging mag-partner sila ni Gladys ngunit collab lang pala yun para sa content. Gladys reacts on bashers. Dahil sa samot-saring reaksyon na natatanggap ni Gladys dahil sa kanyang bagong pagpapakasal, ay nagkaroon ng live session si Gladys sa kanyang Facebook page upang magbigay reaksyon ukol dito. Mapapansin si Gladys na nakasakay sa isang kotse habang kumakain at kasama ang kanyang bagong asawa na si Ad. Dito ay nagpasalamat muna si Gladys sa lahat ng bumati sa kanila. Maya-maya nga ay nagparinig na si Gladys sa kanyang mga bashers. Ayon kay Gladys, ay nagpapasalamat pa rin siya dahil lumaan pa rin sila ng oras upang pag-usapan sila ni Ad. Sinagot rin ni Gladys ang katanungan ng mga netizens kung bakit siya nag-asawa uli at pang ilang asawa niya na ba ito. Ayon sa kanya, dahil sa Amerika na nga siya, ay madali na lang siyang magpakasal uli ng basta-basta. Ngunit paglilinaw niya na hindi niya ito trip-trip lamang, naniniwala pa rin siya sa tunay na pag-ibig. Dahil kung hindi ka na raw masaya sa isang relasyon, bakit ka pa raw magsistay? Anya, kailangan mong hanapin kung ano ang makakapagpasaya sa'yo. Naniniwala rin si Gladys na may inilaan para sa'yo ang Diyos na kung saan ay mamahalin kang tunay. Hiling lang ni Gladys sa mga tao na kumukot siya sa kanila ay sana ay respetuhin sila bilang mga tao. Pag-amin ni Gladys na noong una ay nagdadalawang isip siya kung isishare pa ba niya ito sa publiko.
Ngunit dahil masaya raw si Gladys sa buhay niya ngayon, kaya gusto niya ito ibahagi sa ibang tao at maging isang inspirasyon sa karamihan. Nagsalita naman si Gladys tungkol sa issue sa kanila ni Pambansang Colocoy. Muli niyang iklinaro na collaboration lamang raw yon at wala lang ibang ibig sabihin pa. Nanawagan si Gladys na sana maging masaya na lang lahat sa kanila ni Ad. Humingi rin siya ng pabor na sana kung walang magandang i-comment sa kanila ay huwag na mag-comment dahil hindi ito nakakatulong. Bandang huli ay nagbigay mensahe si Gladys sa kanyang tunay na nararamdaman ngayon. Sobrang in love raw siya kay Ad at masasabi niya na legit na kasiyahan ang kanyang nararamdaman ngayon. Legit ang kanyang asawa at legit ang kanilang pagmamahalan. Bago pa man magtapos ang kanyang live ay nagbigay pasilip si Gladys sa kanyang bagong asawa na si Ad habang ito ay nagmamaneho. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!